kabilang linya na po si Miss Joanne Mercy Gabriel, ang City Population Officer po namin. At ati pong tatalakayin ang sinisilbira po ngayong buwan, ang Family Planning Month. Magandang umaga, Ma'am Joanne, para po sa ating kapartner ng bayan. Go ahead po para po sa inyong unang pagbati. Magandang umaga po sa ating mga katagapakinig ng DWSI. Magandang umaga, Ms. Lorraine. Mula po sa tanggapan ng City Population Office, kasama po dito sa lokal na pamahalaan ng Santiago City, bumabati po kami ng isang mabiyayang umaga muli sa ating lahat. Alright, Ma'am. At ngayon nga po ay pinagdiriwang po ang National Family Planning Month. Ano po ba ang tema po ngayong taon para po sa selebrasyong ito? Para po sa taon ito, ang tema po natin ay ganun pa rin. Usap tayo sa family planning sa panahon ng pandemya. Mag-usapin na mag-angat po sa antas ng kaalaman ng ating mga kababayan, ng ating mga kapwa Santiagueño, kapwa Pilipino, kung ano nga ba ang kahalagahan ng family planning. Itong buwan po ng Agosto ay maraming mga ipinagdiriwang, pero isa po sa napakahalaga na aning binibigyan ng importansya ay ang advocacy nga po natin sa family planning. Okay, at ma'am, dahil nga po nasabi niyo, panahon po ng pandemya at medyo limitado po ang galaw po nating lahat, paano po natin nakakausap ang mga pamilya para po sa pag-implementa po ng pagpaplano ng pamilya? Opo. Isa po talagang napakahirap na gawain ngayon, no, dahil nga po sa limited talaga yung ating mga movement, maraming restrictions, pero hindi pa rin po tayo tumitigil. We observe the minimum health protocol kung magsasagawa man tayo ng mga face-to-face na paggagawa ng aktibidad, kasi hindi pa rin po dapat nating bigyan ng hadlang. Hindi po dapat maisama dun sa mga restrictions yung basic na pangangailangan, especially on health services. Mm-hmm. And to provide family planning services is a basic, it is essential. So napakahalaga, kaya kung makikita po ninyo, no, the Commission on Population even offered mga family planning pantries. Mm-hmm. Na merong mag-o-offer po dun sa kanila ring mga pantry na may mag-aalok din ng mga family planning program. Available agad siya. Maging sa barangay level, available siya. At kami din po, hindi kami tumitigil na mag-conduct ng mga house-to-house profiling para makita pa rin po natin doon kung sino ba yung mga kababayan natin o mga kababaihan na wala pang ginagamit ng mga family planning method. Mm-hmm. Ma'am, sa ngayon po ba, ano po ba yung sa pag-aaral po nyo, sa pag-aaral po ninyo, ano po yung pinaka-ginagamit na family method po ng ating mga kababayan dito po sa Santiago? Opo, tama po. Siyempre po, kung makikita po natin, oh, halos karamihan ng mga family planning method, halos karamihan nito ay pambabae. Inilan mm-hmm. lamang ang panlalaki. So, mas malamang-lamang po ang pinaka ang talaga laging ginagamit ay ang pills. Mm-hmm. So, iyan po ay pildoras na araw-araw iniinom ng isang babae. Ang epektibo niyan talagang masusulit natin kasi nga alam na yan ay tested na sa mahabang panahon. Okay. So pills pa rin po ang nangunguna sa mga modern family planning method, at yan pa rin po ang pinakamataas ang bilang ng gumagamit na mga babaeng Pilipino dito sa ating bansa. Ma'am, pero para po sa inyo, ano po ba yung pinaka, dahil na napansin na base po sa napag-aralan ko dito po sa ating family planning month, meron pong tatlong tema. Yung usap tayo family planning, you can say practice safe sex. Para po sa inyo, ano po ba yung pinaka-safe na pamamaraan para po sa tamang pagpaplano ng pamilya? So kung usapin po ng safe sex, so ang usapin dyan, dapat alam natin yung konsepto na kapag ka ang babae ay mabunga na, mm-hmm. Mag-practice siya na alam niya, yun yung panahon na hindi siya dapat nakikipagtali kung ayaw niyang magbuntis. Mm-mm. Safe sex naman sa aspeto ng dapat maging loyal ka sa partner at alam mo na yung partner mo ay hindi na-engage sa iba't ibang mga sexual activities na maaari niyang makakuhaan ng iba't ibang uri ng sakit. So, yun din po yung ating ipinopromote na safe sex, gagamit ka ng mga family planning method, at isa po sa pinakamahalagang mga wagas sa Ilocano, ang tawag po ng mga method na ginagamit nga ay ang paggamit po ng kondom sa mga kalalakihan. Mm-hmm. Dahil alam po naman natin na yung promotion din ng safe sex is a campaign po yan dun sa ating mga kababayan na yung tinatawag po natin na men having sex with men. Kasi mm-hmm. yan po yung may pinakamataas na bilang talaga na
nagkakaroon ng mga sexually transmitted diseases, at ang pinakamasakit pa nga po kung magkakaroon sila ng HIV/AIDS at yun na, HIV and then magiging full-blown AIDS. So, yan po yung mga ating itinuturo na ating, isa sa ating mga advokasya para maipromote ang safe sex. Ma'am, ano po ba itong sinasabing? Kasi nung na, nakaraan po na parang meron po tayong tipon-tipon dyan, dito po sa P. Isabela at ang guest po ay si provincial regional director at nasabi po niya dyan na isa raw po sa mataas na gumagamit dito po sa ating rehiyon yung withdrawal. Pakipaliwanag naman po naman ito po ba ay sinusulong pa rin nyo o ano, mas Apo, napakagandang tanong po yan at nakinig po talaga kayo sa aming regional director. Ano? Mm. Actually, ang withdrawal po ay hindi po talaga yung lehitimong family planning program o family planning method. Kasi, pagbibigay lang po tayo ng pangunawa, ano? Dahil ito po, usaping sensual na, medyo may kasalanan po yung aking ipapabatid. Ang panahon po kasi ng pakikipagtali ko ang pagkakaroon na ng sexual engagement, nagse-sexual embrace na yung couple, ano po. Yung height po kasi na nag-engage na sila, hindi po natin alam, may lumalabas na rin po talaga dyan na mga sperm. Mm-mm. Kasi hindi po dapat nahantayin yung climax kasi di ba ang withdrawal po, tinatanggal, withdraw mo nga eh. Mm-mm. So hindi natin alam, posibleng may mga lumalabas na po talaga ng mga punla o sperms sa lalaki na pwedeng maging dahilan para magbuntis din ang isang babae. So, hindi po siya talaga guaranteed na hindi magbubuntis kung ikaw ay gumagamit ng withdrawal method. So, hindi po yan ina-advokasya na isang family planning method ng commission dahil may mga alaki po ng probabilidad na pwedeng magbuntis ang isang babae. So, ang atin po lamang talagang mga pinopromote ay natural family planning method. Mm-mm. At ang modern family planning method. Marami pa rin pong ibang paraan ng natural. Ito po yung hindi ka talaga gamit ng mga instrumento, wala kang mga iinumin, o wala kang dadaan ng proseso o procedure ng mga pagtusok sa iyo ng kung ano pa mga anesthesia o mga bagay para hindi gagamit ika nga ng mga ibang instrumento para hindi ka magbuntis. Ang modern family planning, iyan po, may mga ini-inject po sa atin, sa mga kababaihan, para nga po hindi magbuntis. So, kung gusto niyo po, marami naman tayo mga natural family planning, kabilang dyan yung lactational amenorrhea, yung exclusive na breastfeeding pagkatapos manganak ng isang ina. Yun po, pag hindi pa bumabalik ang iyong menstruation at ikaw ay exclusive na nagpapasuso sa iyong anak, hindi ka pa magbubuntis. Pero in the event po na bumalik na yung menstruation, dapat meron ka na muli gagamitin na modern family planning method. Or kung ayaw mo naman ng modern, pwede rin namang natural ulit. Meron tayong tinatawag na standard based method. Meron din naman po yung cervical mucus method, basal body temperature, yung pinag-oobserbahan yung iyong temperatura. Meron din naman yung pinagsama, yung symptothermal method. At itong mga method na to ay guaranteed po na garantisado talaga. Nasa 98% to 99% po ang garantiya namin na kayo ay hindi na magbubuntis. Okay. Ma'am, sa palagay niyo po ba, bakit po mataas po yung kaso ng withdrawal method sa atin po dito? Ito po ba ay dahil sa kakulangan ng kaalaman po ng particular na sa mga kalalakihan or takot sila na gumamit po ng mga ibang method? Kung tatanungin mo lamang, hindi natin yan masasagot. Kasi kung minsan, syempre, may mga pagkakataon ng kalalakihan, hindi siguro naka-access. O malamang si babae dahil nga walang ginagamit pa na method. Pero kung pag-uusapan po natin ang fertility rate, ay sa aking palagay, yung paggamit po ng withdrawal ay hindi ganun kataas. Kasi mas marami pa rin po yung bilang nating mga kababaihan na gumagamit talaga ng fertility, ng kanilang mga method. So isa nga po dyan na dapat nating malaman, sinusulong namin yung pagtatrack kung ilang mga kababaihan pa sa bawat lungsod ang may unmet o yung may mga pangangailangan pa sa family planning method. So kung yan po yung katanungan na ang withdrawal, bakit nagsusolusyon ang mga kalalakihan? Marahil po siguro it's their
personal choice po kasi yon. Kasi ang family planning po ay hindi po yan coercion. Ang paggamit ng mga method ay hindi coercion. Nais po lang namin ipabatid na kami po ay nagpo-promote ng family planning method o mga family planning program dahil naisin namin na ipakilala o ipaalam sa bawat magulang o sa bawat couple o sa bawat nagsasama ng mga individual ang kahalagahan po nito, dahil yung pagpaplano para sa inyong mga anak at higit yung pagpaplano para sa future po ng inyong anak at ng inyong pamilya as a whole. Ito po yung ating layunin. Pero kung in the promotion lamang po ng kagaya nung binanggit nyo, safe sex, hindi po tayo nakapag-promote ng safe sex sa di ba, kung gagamit ng withdrawal. Kasi need pa rin po gumamit ng mga method, no, kung kailangan talagang mag-ingat. Okay, ma'am, dumako naman po tayo doon sa ikalawang tema po ng family planning ngayon. Ito pong para sa HIV-free Pinas. Sa paanong paparaan po natin na maiipaabot ang kampanyang ito sa family planning po na pinopromote po natin ngayon taon? Alright, naputol na si ma'am. Ayan, balikan natin si ma'am. Pakiconnect lang uli kasi mayroon lang talagang limit. So, doon naman po tayo para sa family planning HIV-free Pinas, yung pong ikalawang tinutumbok ng tema. Kasi yung tema po sa National Family Planning, usap tayo sa family planning at iba pa. Meron po silang tatlong sub-team ngayon pong taon. At para naman po dito po sa HIV-free Pinas. Ma'am, balik po tayo. Naputol po tayo. Yes, ma'am. Ayan na sa pangalawa naman pong katanungan ko para po doon sa ikalawang sub-team po natin ngayon. Ito pong family planning para sa HIV-free Pinas. Ma'am, paano po nyo ito ina-achieve, inaabot po sa ating mga kababayan? Paulit lang po? Ma'am, di ba ma'am, sa ating pong family planning pre-HIV, HIV-free Pinas, ma'am, sa ganitong pong team, paano po ninyo ito na-implementa sa atin po? Ang HIV AIDS po? HIV-free Pinas, kasi po yung tema po ninyo, di ba may tatlong, may tatlong sub-team, yung, ano pong programa ang pinapatupad nyo po dito? With the campaign on HIV AIDS po. Apa. Opo. Tayo po, patuloy pa rin po tayong nag-iikot sa ating mga barabarangay. Nagpo-conduct kami ng training of trainers on adolescent health and development. Isa sa ikinakampanya natin na dapat ang ating mga kabataan ay matuto responsible sexuality. So, isa to sa mga ibinabahagi namin. Tinuturuan natin sila ng mga lifelong learning life skills. Kung paano magiging isang responsable ang mga kabataan sa pag-handle ng mga choices, in handling relationship, in making choices with regards to pagpili ng mga kanilang partners. Parte po yan ang aming ine-educate. Kasi yan naman po yung pag-uumpisa kung bakit nagkakaroon ng mga usapin on HIV/AIDS. Kasi ang ating mga kabataan ay na-engage na ng maaga sa mga early sexual activities and non-early sexual, non-sexual behaviors. Kabilang dyan yung paninigarilyo, pag-inom ng alak. At ito po nga yung mga naitala na mga precursor kung bakit ang isang mga kabataan ay maagang na nalululong o nai-engage sa mga gawain hindi kaaya-aya. So, sa community base pa lang po, may kinokonduct na tayo mga capability buildings and training of trainers para itong mga kabataan na to ay ma-empower with regards to usapin nga rin po ng responsible sexuality and adolescent health. So dapat, itong mga kabataan na to, pinapaunawa na natin sa kanila yung kahalagahan na dapat matuto na silang mag-ingat sa kanilang sarili, particular nga sa kanilang sexualidad. Alright. At ma'am, dito naman po sa pangatlo mga ito pong family planning dahil sa pamilyang planado, protektado. Ito po yung medyo malawak-lawak na usapin, ma'am, dahil alam naman natin ang kung gaano kalaki ang benepisyong matatanggap po na isang pamilya kung magiging planado po ang kanilang pagpapamilya. Ma'am, paano po nyo ito naiipatupad? Opo. Ang isa pin sa pinakamagandang entry point kasi natin dyan, sa level pa lang ng aming tanggapan, yung pag-conduct o pag-attend ng mga gustong magpakasal na ng mga would-be couples, ng mga engaged couples, dun pa lang po, meron na tayong session
on how to become responsible parents and knowing the family planning program. So, dun pa lang po sa estado na yan, nagpaplano pa lang silang magpakasal. Tinuturuan na po natin sila. Nagkoconduct na tayo ng pre-marriage orientation and counseling. At yan ang ating best entry point. Para may at may angat na yung antas ng kanilang appreciation on responsible parenthood and family planning dahil ipinapakilala na natin sa kanila na magkakaroon na sila ng mga bagong estado. Magkakaroon na sila ng mga panibagong responsibilidad sa buhay dahil nga after nung kanilang pagpapakasal, after nung pronouncement ng kanilang sa pagsinabi na kayo ay husband and wife, meron na sila ulit ibang estado, hindi ba? May responsibilidad na siya sa asawa at may responsibilidad na rin siya sa pagkakataon na magiging magulang na sila. So, dun pa lang po, talagang malakas na yung ating kampanya on reproductive health and responsible parenthood and family planning. So, entry points pa lang po yan. And then, nagko-conduct din po kami ng mga family planning classes, kagaya ng learning sharing of ano mga informations din on RPFP sa mga barangay, lalo sa mga young parents. And then, ngayon po ang inilaunch natin, actually, just last month, ano, yung orientation in the workplace on RPRH din. So, sa bawat tatanggapan, nagpupunta din kami. Kung hindi man kami makakapag-conduct ng mga face-to-face na classes, we conduct sa virtual. So, gumagamit din po na tayo ng social media technology para dito sa ating paggagawa ng mga ganitong kampanya. So, hindi po tayo tumitigil even the height of the pandemic. Patuloy po yung ating kampanya. And kagaya po ng mga ganito, natutuwa kami kasi lagi tayong napapaunlakan na mag-conduct ng mga campaign talk para po maipalaganap nga yung ating mga programa, lalo sa usapin po ng family planning. Okay, ma'am, ano po ba ang pinaka-ideal na bilang ng anak na isang pamilya para po masiguro na maganda po ligtas at mas maganda yung pamilya? Ano po ba yung pinaka-ideal? Kung sa batas ang pag-uusapan natin, hindi tayo nadiktahan, walang nagsabi kung ilan. Ang laging tinutukoy lang doon ay nasa magulang, nasa mag-asawa, kung ilan ang kaya nilang buhayin, bigyan ng maayos, marangal, at maibigay yung mga pangunahing pangangailangan. So, yun yung nagiging batayan natin. Kasi kung minsan, merong pamilya na sapat na sa kanila ang isa, meron naman yung pamilya, napakaraming anak, na ibibigay pa rin nila lahat yung pangangailangan, hindi ba? So, dito po sa ating bansa, sa Pilipinas, hindi po tayo nadiktahan kung ilan. Basta ang ipinopromote lamang po natin ay ang tamang pag-aagwat at siguraduhin na maibigay even yung mga pangarap o aspirasyon ng kanilang mga anak sa mga sa future, yung future po ng kanilang pamilya at mga anak. Yun po yung gusto nga i-secure ng ating batas kung bakit hindi tayo nagdikta, no? Basta yun po yung ating batayan. Mabigay yung mga pangunahing pangangailangan, even yung kanilang mga pangarap at aspirasyon sa buhay. Ayun, ma'am, nabanggit niyo po yung kani-kanina yung tamang agwat ng pag-aanak ng isang babae. Ano po ba yung ideal na agwat po, pagitan? Tama po. Ang ating pong ipinopromote sa Commission on Population, dito rin sa ating local na population office at ang Department of Health, is 3 to 5 years. Kasi iyan, mabibigyan na ulit ng sapat na pagkakataon si Mrs. na maibalik niya yung kanyang maayos na pangangatawan, maipe-prepare niya ulit sa muling pagbubuntis at napalaki niya na kahit papaano na subaybayan niya na yung paglaki ng kanyang anak. So, kung palagay mo 3 hanggang 5 taon o 3, maaaring na ilalagak mo na sa isang daycare center, daycare facility yung iyong anak, mas nabibigyan ka ulit ng pagkakataon na bumalik ka rin sa normal mong gawain, malamang nakakapagtrabaho ka na muli nun. So, ang laking benepisyo talaga. And even sa tatay, hindi ba? So, 3 to 5 years ay napakagandang espasyo na po para sa makatulong muli sa mga magulang na gusto talagang maiplano ng maigi yung kanilang pagbubuntis. Ayan, ma'am, at ito naman ma'am ay katanungan ko, yung alam natin na ang mga kabataan likas ang pagiging mapusok at sumubok na ibang mga hanggang sa
posible yung sa maagang pakipagdalik at nagkakaroon, ito nga po yung nagbubunga ng teenage pregnancy. Ano po ba yung mga programang pinapatupad dito ng PAPCOM? Opo, marami po, kagaya nung ating napag-usapan nung nakaraang Webes din, ano, na kami po ay hindi tumitigil dahil nga yung ating layunin na isa, maging isang adolescent and youth-friendly city ang ating lungsod para maibaba din ang bilang ng mga kabataang maagang nagbubuntis. So, napakarami na po natin mga naisagawang mga programa at ipinagpapatuloy pa ito. Inumpisahan po ito ng ating punong lungsod, ng ating pinakamamahal na mayor, ano, Mayor Joseph Salvador Tan. Naglabas siya ng mga polisiya. Nag-establish tayo ng ating teen center sa LGU, sa school base, at saka sa community base. Kasi itong mga fasilidad na ito, ito yung mga nag-establish din tayo ng mga trained teen educators o mga teen facilitators para sila yung manguna na mag-advokasiya at mag-deliver ng mga critical information sa kanilang mga kapwa kabataan. So, tuloy-tuloy po tayo nagtitrain ng mga kabataan with regards to ito nga po, usapin ng adolescent health and development. Even leadership, itinuturo po natin yan dahil gusto natin kabataan ang talagang manguna sa pagbabahagi ng mga ganitong impormasyon. Dahil syempre, alam natin, may mga study po yan eh, kinundak ng University of the Philippines sa Population Institute, na ang mga kabataan po, mas prefer nila, mas ninanais nila na magkwento ng kanilang mga experiences sa kanilang kapwa-kabataan of the same age and of the same sex. So ako, kunyari, batang babae na edad 15, mas nagkukwento din ako dun sa kaedad ko. Mm-hmm. So, diba, kung ang level po ng kanilang pag-uusap ay hindi ganun ka-empowered yung kanyang kausap, so malamang pareha sila madederail kasi hindi empowered yung kabataan na kanyang pinagkukwentuhan eh. Kaya we make it a point na itong mga kabataang leader natin at mga kahit mga youth volunteers po, tinetrain na natin sila para mas maging well-versed sila, mas kaya rin nilang i-express yung usapin ng responsible sexuality sa kanilang mga kapwa-kabataan. Ma'am, dito po sa Santiago, maaari niyo po ba kaming bigyan ng tala kung ano na po ba ang sitwasyon ng teenage pregnancy dito po sa Santiago? Oo nga, natutuwa ako kasi hindi lang ako malamang. Tayo, mga stakeholders, mga magulang, kasi nung nag-umpisa po kaming maglakap ng datos year 2013, pero 2011 po yung aming binalikan ng mga datos. Mm-hmm. Ang taas po talaga ng bilang ng mga kabataang babaeng maagang nagbubuntis dito sa ating lungsod. At sa katunayan, lagi po tayong nangunguna from year 2011 to 2015. Mm-hmm. Lagi po tayong number one among the four cities dito sa Region 2. Ang cities lang po ay Cagayan, Tuguegarao, and Ilagan. Mm-hmm. Tayo po, hindi ba? Lagi po tayong number one. So, nabahala rin po tayo. Kaya talagang lumapit tayo kay Mayor Joseph na tulungan tayo. At napakalaki naman dahil yung programa niya nga na best friend sa mga, ng mga kabataan. Mm-hmm. Talagang nag-full swing po tayo. Marami tayong mga kabataan na tinulungan na ngayon dahil sa panahon ng 2015 hanggang ngayon po, 2016-17, patuloy naman pong bumababa. At ngayon po, naglabas po ng press release yung aming regional director na dito nga po sa Region 2, hindi na po tayo ang nangunguna. Pangalawang taon na po ito na, nung nakaraang taon, pangalawa po tayo eh. Ngayon po ay pumangatlo na lamang po tayo sa pinakamataas ang bilang ng mga kabataang babaeng nagbubuntis. So from number 1, number 3 na lamang po tayo. At yung aming pong datos na nalakap nung nakaraang semester lang, nung first quarter, meron lamang pong 44. Mm. Tapos, nung nakaraang second quarter, meron pong 74. So, a decrease of around 30% compared sa last year na data na nag-gather namin. Napakalaki na po nung aming kagalakan. Although, syempre, hindi tayo nagagalak dahil yung ating mga ibang karatig lungsod, opo, karatig lungsod ay tumataas ang bilang. Pero, ang atin lamang pong pahiwatig dyan ay makikita yung ating mga efforts, yung ating pagsusumigasig na makatulong sa mga kabataan, lalo sa mga magulang, ano, na maprotektahan nga po yung kanilang mga anak, lalo yung mga menor de edad, na huwag munang ma-engage sa mga ganitong gawain. So, napakalaking achievement po ng ating lungsod na tayo ay bumaba na sa pangatlo.
compared doon sa lagi tayong number one ng mga nakaraang panahon po. Yan ay dahil sa ano magandang pamamahala ng ating city government, of course, ng Santiago Population Office, ma'am. Yes, ma'am. Very true po. Napaka-supportive po ng ating mga local officials, even the barangay level, mga sangguniang kabataan, even DepEd, napakalaki po talaga ng aming how grateful we are kasi talagang sila rin yung katuwang natin eh sa pag-educate sa ating mga kabataan. At dun po tayo na unang nagbaba ng mga na-train na mga peer educators and peer counselors. Ayan, ma'am, sa kabuuhan, ma'am, sa paglago po ng population dito sa Santiago, kumusta naman po? Ngayon po, may running total kami na 163,000. Yan po ay binavalidate pa rin namin kasi humingi po kami ng pahintulot sa ating local civil registrar na ibangga yung aming mga datos na nakukuha base naman dun sa mga nairerehistro. So kabilang din po yung ating mga total populations at bilang ng ating mga teenage pregnancy na ibavalidate pa namin. So 163 running yung ating population as of 2021 ng first quarter po. So, yan ay 2021, first quarter, January hanggang March. So, nagko-consolidate pa rin po kami at nagba-validate. Okay. Hindi pa po ba lumabas kung mas bumaba po ba ito o tumaas? Ang population po, patuloy po siyang tumataas. Okay. Patuloy naman na tumataas. Kasi nung nag-umpisa po ako dito sa local na aming tanggapan, nasa 135 yung huling bilang ng PSA in the year 2015. So ngayon, 163. Ito naman po ay base kasi dun sa datos na nalakap ng ating mga barangay population worker. Pero kung pagbabasehan po ang tala o ang na-validate ng PSA, hindi po kasi kami halos parehas. Pero we're still trying po na ma-validate nga yung ating mga nalalakap na datos ng bilang ng populasyon. Alright, ma'am. Maraming salamat. Medyo kinakapos na tayo ng oras. Pero mapasadahan ko lang na itanong sa inyo, ano po ba itong pinapatupad nyo nga ito pong katropa? Saka ito pong cards. Kaunting pahapyaw na pagpapaliwanag po sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat, ma'am. Natutuwa kami at updated ka talaga sa aming mga programa. Yes, ma'am. Nakikita ko po sa social media account ng Popcorn. Ay, salamat po. Ang Katropa po is a national program launched by the Commission on Population. May mga na-train po tayo dyan na mga kalalakihan na mga dito po sa atin sa lokal na pamahalaan, yung aming pong assistant city population officer. Siya po yung trained na mag-conduct ng mga katropa orientation. Ito po ay sa male group. Mm-hmm. So, yung mga kalalakihan na pamilyado, nagko-conduct tayo ng mga information on how to become responsible parent, father, and even yung maternal and child care na dun sa panahon pa lang na nagbubuntis yung kanilang mga asawa, dapat alam nila may partisipasyon at role pa rin sila dun. Hindi natatapos dun sa nagbuntis na si Mrs. Akala siguro ni tate magtatrabaho na lang siya. Hindi po. Hanggang doon sa panahon na nagbubuntis si Mrs., itinuturo natin na malaki pa rin yung parte niya doon. Even yung awareness doon sa mga na batas, kagaya ng Magna Carta Women, itinuturo natin yan sa ating katropa. Yung RA 9262, yung Violence Against Women and Their Children, itinuturo yan. So, isa yan sa mga aspeto kasi gusto rin natin dyan sa katropa, mabawasan naman din yung mga reported cases on violence against women and their children. So, yung cards po, pinagsama namin yung programa ng City Social Welfare na ERPAT at Katropa. Kaya nabuo po yung cards. Ang cards po ay localized natin ng pamilyado ako, responsable dapat, at sapat. Kasi hindi ka naman magiging responsable. Paano kung wala ka namang pinagkakakitaan? Wala kang pagkukuhaan ng mga pangunahing pangangailangan ng iyong mga anak. So, hindi ka talaga makapagbibigay ng marangal at maayos na pamumuhay. So, ang naisip namin, hindi lang sapat na tuturuan natin sila maging responsable sa aspeto ng pagtuturo sa kanilang mga anak. Pero dapat, mabubusog mo rin yung tiyan nila, may kakainin sila, paghahandaan din yung para sa edukasyon at future ng kanilang mga anak. So, nabuo po yung parts dito sa ating lokal na pamahalaan. Sa pangunguna po yan ng ating City Social Welfare at ng ating nga pong tanggapan. Ma'am, paano po ito? By barangay po ba ang ginagawa niyong information campaign o parang isahan po sa buong siyudad? Yes, kasi
Actually, it's the first time na may Parge. Pero ang katropa po is a regular program. May mga na-train na po at na-orient na tayo dyan ng mga tricycle drivers, mga barangay tanod, mga barangay officials, dito po sa ating LGU. May mga na-train na po tayo. Yung ka-Parge po, first time pa lang po din namin na i-launch. Noon lang, Father's Day. In line with the Father's Day celebration ng June. Yes. Kumusta naman, ma'am? Kumusta naman po ang feedback po ng ating mga kalalakihan dito sa Lunsod? Natutuwa naman sila kasi nga bukod dun sa talagang very active sila during the session dahil nga nagturo rin tayo ng fertility awareness, yung iba masyado pang mga bata eh, kagaya ng ating mga na-top na nag-join ng activity. 17 years old kasi isa rin yung sa tinarget talaga namin na maging participants, yung mga young fathers. So, natuwa naman sila. Tapos, nung umuwi na sila, syempre, siguro, nagalak din ating mayor, pinabauna naman po sila ng mga grocery pack at mga parang 10 kilong bigas po yata yun. At mga hygiene kits at may grocery, may mga ilang grocery goodies din po dun sa loob ng kanilang mga sukot. So, sabi nga natin, bukod dun sa natuto na sila, alam nila na nagbahagi rin tayo ng tulong para maitawid din nila kunyari yung pang isang araw nilang kakainin o dalawang araw dun sa 10 kilong bigas. So, hindi sapat eh na binigyan natin sila ng kaalaman na, di ba, intellectual. Dapat maramdaman din nila na kasama nila ang ating pamahalaan, ang ating lokal na pamahalaan, na talagang gusto natin sila tulungan. Overall, as a whole, kabuuan yung pagbaba talaga natin ng mga serbisyo. Okay, ano may mga ano pong ganito pong ang mga ganito pong programa, tuloy-tuloy po ba ito o by session lang na ganitong panahon ito ang implementation, ganitong panahon ito? Tuloy-tuloy na po ito. Yes, ma'am. Tuloy-tuloy po ito. Regular na po ito na maipapasok sa ating mga annual plans. And hopefully nga sana madagdagan yung ating mga budget, especially yung pagbaba ng yung devolution. So hopefully po mas marami tayong ma-reach out, mas marami tayong mabigyan ng serbisyo na ating mga kababayan, especially mga young couples and young fathers and mothers para sa mga ganitong aktibidades po ng aming tanggapan. Alright, ma'am. Joanne, wala na po tayong oras. Hingin na lang po namin ang mensahe para po sa ating mga tagapakinig. O nga po, maraming salamat ha. At hindi po kayo nagsasawa na kami ay laging maimbitahan dahil isa po ito sa mga naisin namin talaga na makapagbahagi ng mga magagandang impormasyon, makapuluhang usapan, talakayan. Mas maganda nga po kung may mga katanungan sila with regards sa mga usapin ng family planning kasi marami pa rin po mga lumalaganap na usapin na mga maling paniniwala. So ito po yung gusto pa namin na isang ikampanya na hopefully magkaroon din kami ng mga platforms na makapag-deliver ng mga ganitong informasyon sa ating mga kababayan. Again, maraming salamat po. Hopefully, we can again be invited sa inyong radio program, Ma'am Lorraine. Anytime, ma'am. Okay. In behalf of our Assistant City Population Officer and the Local Government Unit of Santiago, our Mayor Joseph Salvador Tan, ako po, nagpapasalamat kami talaga ng walang hanggan. Hopefully, till next time, ma'am. Alright, maraming salamat, Ma'am Joanne Gabriel. Sunshine, serbisyo ko, serbisyo mo. Ngayon, araw-araw na napapanahong impormasyon at pampublikong serbisyo na hatid ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga iba't ibang institusyon, asosasyon at mga organization. Sunshine, serbisyo ko, serbisyo mo. Ngayon!